Bigay ni Kuya, fresh from Baguio. Strawberry jam, dalawang klase ng strawberry jam. Yung isang malapot, yung isang medyo malabnaw. Ubi jam. At si Buboy ay busy sa kahihelp sa Kuya. At ito, ang masarap na gulay, sayute, na dahon. Saka purple, ang ganda naman. Purple na repolyo. At dala may isang ganito. Isa, tapos ito, mga bigay ni Kuya. Look. Ano to, Bibay? What is this? Cabbage. This one, what is, ano to? Good morning, everyone. Katatapos ko lang maglaban ng aming mga damit. Kasi sabi, may bagyong darating. There's typhoon coming. So, Sabado pa naman, this coming Saturday. Pero baga pa, umalik. Nagsipaglaban na ako ng mga damit sa kama. Kumot. Magluluto ako ng bihon. Gagamitin kong ano, yung chicken. This is chicken. So, lalagyan ko siya ng gulay. Yan, broccoli at cabbage na purple. Sa totoo po, this is my first time ever na makaluto sa kusina ng purple na cabbage. Galing po ito sa Cebu, dala ng kapatid ko. Yung na-assign yung kapatid ko kay President BBM, kung saan napunta, nandun din yung kuya ko. Pagdating dito sa Montalban, binigyan niya ako ng mga gulay, saka yung ube jam, saka strawberry jam. Ayan, ha. So, yan na yung manok, chicken. Medyo crispy na siya, mas maganda. Lalagyan ko na siya ng gulay. Oh, thank you so much. My first time to cook broccoli and purple cabbage. Oh, sabi na, pagkasarap daw ng purple cabbage. Titingnan ko kung anong magiging resulta nito. Ayan, igigisa ko siya dun sa chicken. Ayan na siya. Yung chicken. Natakpan pa muna natin siya. Pag naluto na yung gulay, saka ko ilalagay yung pansit. Kumukulo na. So, we'll open. Oh, da! Naghihibi na. Nagkakawat pa yung umbrella. Oh, kaganyan-ganyan man kang kulay. Lalaman! Naglalaro kasi sa chin-chin eh. Case pa eh. Ito na po yung ano, ginaliluto ko. Tapos nag-i-exhibition kasi sa chin-chin eh. Po! What do you want? Ang ganda ng kulay oh. Kaso si Kinky bakit umiyak? Umiyak si Kinky na nagpapasaway. Katapos ko lang maglaba. Dami lang ko nilabhan. So, luto na po ang bihon. Horotabot si Kinky nagpapasaway. Umiiyak dahil yung payong. Ito na ano namin, tanghali, lunch, saka merienda. Kasi kanina, ang dami kong nilabhan. Alas 4, gising na ako, naglaba na. Pagdating alas 8, tapos na, gising na si Kinching. Maraming salamat po. Avocado. Guys, good evening. Magkakaroon po ako ngayon ng shake na avocado. This is avocado. Lahat alam natin ang avocado ay isa sa napaka-healthing prutas. Kaya naman gustong-gusto nating lahat. At ang avocado ay nasa asking harapan. Mag-shake ako ng avocado, lalagyan ko siya ng syempre angas ka. Lalagyan ko siya ng paborito nating gatas. Yan ang nagpapasarap sa shake na avocado. Goodbye! This is the avocado.
ay, binili ko ang avocado sa halagang 50 pesos. 50 pesos, 5 piraso. So, bali nagsampung 10 pesos ang isang piraso. 10 pesos. 10 pesos ang sarong piraso. Ayan, avocado, full of nutritious na gustong-gusto nating lahat. Avocado, bow, I thank you. So, let's start. Shake the avocado. Pag natikman mo to, para ka rin nasa El Nido, Palawan, or Coron, or Boracay. Nawala so isip mo sa kagiskan. Guys, good evening. Magkakaroon po ako ngayon ng shake na avocado. This is avocado. Lahat alam natin na ang avocado ay isa sa napaka-healthing prutas. Kaya naman gustong-gusto nating lahat. At ang avocado ay nasa asking harapan. Mag-shake ako ng avocado. Lalagyan ko siya ng, syempre, angas ka. Lalagyan ko siya ng paborito nating gatas. Yan ang nagpapasarap sa shake na avocado. Goodbye! So, ito na guys yung ginawa ko. Gagamit ako nito. Yan. Para makabuo ng circle. Yan. Nakita mo yan? No, na baby. May dalawa na. Tatlo. Wait ba! Wait. Wait, okay. Okay. Apat. Sato. Lima. So, mayroon kaming limang empanada. Lalaro siya ng kanyang... Ano yung chinchin? Pwede naman kainin yung sisame. Kaso, tingnan mo yan, oh. Lalaro. So, ready to put down. Apat. Hinaan natin yung apoy. Kita-kita yung sesame seed. Itong niluto ko na to, yung harina, matagal ko nang binili, pero yung 5x5, bago lang. Pag bumibili ako, halimbawa, may padalang asawa ko, bumibili na ako ng yung mga bagay na yung medyo, hindi kaagad niluto, tapos tinatago ko lang. Tapos, yan na. Pag walang-wala, pag halimbawa, di ka makalabas, di ka makabili ng tinapay, gumagawa ako ng pagkain na pwedeng kainin ni Kintir at pwede ko rin kainin. Siya. Pwede na siyang balik sa ron. Kaya bihira akong bumili ng ano ng mga pagkain ng mga tinitinda. Di ba na lang kung yung mga gulay, yan bumibili ako sa mga naglalako. Kulit ni Kintir eh. Sobrang kulit na siya ngayon. Kaya, kailangan ng paggabay. Yan, sana magustuhan niyo ang aking lutong empanada. Empanada is Spanish term na kuha natin sa mga sumakop sa ating bansa, Espanya. Kaya yung ibang mga luto nila, nakukuha natin yung recipe nila na a-adapt rin natin. Ano ba yung ibang ano? Spanish bread, itong empanada, hamonada. Ready, bebe? So, ready na to eat the empanada.